Welcome to Pinoy Cafe that brings you real-life stories of people. Kamusta po kayo? I hope everybody doing well and safe. Kung bago lang po kayo sa aming channel, mangyari po na pakiclick ang like button at huwag niyo rin pong kalimutan i-click ang subscribe dahil malaking tulong po ito sa amin. Narito na po ang bagong kwento at sana po ay magustuhan po ninyo. Isa ako sa mamamayang Pilipino na ipinanganak na sa lahat at laging naghihikahos. Nakaranas ng pagkagutom, walang marangyang bagay. Gayunpaman, hindi ako nawala ng gana o pag-asa sa buhay. Hindi rin ako nangahas na gumawa ng masama at sinikap mamuhay ng marangal kahit na ito ay mahirap. Dala ng kahirapan, hindi rin ako nakatapos ng pag-aaral kaya hanggang sekundarya lamang ang natapos ko. Gayunpaman, masasabi kong ako ay mapala dahil meron pa rin akong nakuhang trabaho kahit na mababa ang sahod. Mula sa pagiging kargador sa palengke, sa paghahalo ng semento hanggang sa delivery boy, nakakuha ako ng maliit na maupahan hindi kalayuan sa pinapasukan ko dahil nakakatulong ito para hindi na ako mamasahe at makatipid na makakatulong para ako ay makaipon. Ganito nagpatuloy ang buhay ko hanggang sa ako ay tuluyan ng maging ulila at sarili ko na lang ang inaasikaso ko. Nakakalungkot pero alam ko na malalampasan ko din ito. Hanggang isang gabi papauwi ako ng bahay mula sa trabaho. Nakita ko ang isang matandang babae na humihingi ng tulong. "Tulong! Tulong!" pasigaw ng sambit. Hinarang niya ako at patuloy na humihingi ng tulong at sabi niya, merong magnanakaw sa loob ng bahay niya at labis siyang natatakot at sabi na samahan ko siya habang inaantay niya ang kanyang anak na babae na dumating. Sinamahan ko siya at nagintay kami sa labas. Tiningnan ko naman yung labas ng kanilang bahay, mukha namang okay. O baka tumakas na yung magnanakaw nung sumigaw siya. Nagpasama din siya sa akin sa loob ng kanyang bahay para siguraduhin na walang tao sa loob. Ginawa ko ang sinabi ng matandang babae at wala naman kaming nakita. At matapos nito, nagintay kami sa labas ng kanyang bahay upang hintayin na dumating ang kanyang anak. Ilang beses kong sinabi na tumawag kami ng pulis, pero hinila na niya ako sa loob ng kanyang bahay para tingnan ang magnanakaw na tinutukoy niya. Kahit na nung naghihintay din kami sa gate, binanggit ko pa din na i-report sa mga awtoridad ang nangyari. Subalit, ilang beses din akong pinigilan ng ginang. Hindi ko maiwasang magtaka pero sinunod ko lamang ang kanyang nais. Ang bahay niya ay maganda. Sa labas pa lang makikita mo nang sila ay may kaya. Kaya naman hindi ito magiging imposible na hindi akyatin o loobin ang kanyang bahay. Sa isip-isip ko, nais ko nang umalis dahil pagod na pagod ako at nais nang magpahinga. Pero pinili ko pa ding mag-intay kasama ng ginang. Mga alas 9 ng gabi nang makita kong humihingi siya ng tulong. At ang kanyang anak ay dumating mga alauna na ng madaling araw. Sabi niya, hindi siya makaalis kaagad sa trabaho kaya ginabi na siya ng husto. At silang dalawa ay nagpasalamat at agad na akong nagpaalam. Makalipas lamang ang ilang araw, nakita ko ang matandang ginang nag-iintay sa labas ng kanyang gate. At sinabi na sadya niya akong inintay dahil nais daw niyang magpasalamat at inimbitahan na kumain. Nag-aalangan ako pero hila-hila na niya ang braso ko papasok ng kanyang bahay. Nakita ko sa may hardin merong nakahain pagkain sa mesa, meron na ding nakasalang na barbecue. Sa totoo lang, iyon ang unang beses ko na nakakita ng maraming pagkain ang nakahain sa mesa. Maraming salamat sa pagtulong mo. Sobrang kaba ko noon, buti na lang at dumating ka. Wika niya. Wala po iyon, ang mahalaga maayos po kayo at wala namang nawala sabi po ninyo. At maraming salamat po sa inyong pag-imbita at libreng pagkain. Nakayuko kong sambit. Nga pala, nais ka ding pasalamatan ng anak ko at isa pa, may crush siya sa'yo. Sambit niya. Eh, may crush sa akin? Baka nagkakamali po kayo, bigla kong sagot. Oo, may crush siya sa'yo. Kaya din kita inimbitahan kasi nais ko sana na imbitahan ka na lumabas kayong dalawa kung pwede. Tanong niya. Hindi ko mapigilan na mag-blush dahil sa unang pagkakataon, merong babae ang nagkakagusto sa akin. Sa isang inosenteng tulad ko na nais makaranas ng pagmamahal, hindi ako tumanggi lalo na ako na lang mag-isa.
Dalawang araw ang nakalipas, ang anak ng ginang na babae at ako ay nag-date. Namangha ako sa magandang restaurant na kinaina namin at nabasa niya sa mukha ko ang pag-aalangan nung makita ko ang mga presyo sa bawat putahe sa menu. At bigla siyang nagsalita na libre daw niya iyon dahil sa tulong na ginawa ko. Ang dami niyang in-order, halos nalulula ako sa mga pagkain na kahain. Matapos nung hapunan, hinalok niya ako kung gusto kong uminom ng alak. Hindi na rin ako tumanggi. Dito, madami kaming napag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay. At aaminin ko, hindi ko maikakailana na ako ay nabihag sa kanyang kagandahan. Lalo na nung inamin niya na may gusto siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko na meron akong pag-asa na naniwala ako na merong babaeng magkakagusto at nakalaan sa akin. At sa tingin ko, siya na iyon. At sa loob ng dance club, inilagay niya ang aking kamay sa kanyang baywang at ako ay niyakap. Ang bilis ng pangyayari o marahil dala na din ang impluwensya ng alkohol, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at sa isang iglap, naglapat ang aming mga labi. At ang mga sumunod na nangyari, nagising ako sa isang motel, katabi ko siya sa kama at wala na kaming mga saplot. Hindi ko maalala ang nangyari, pero kung titingnan ko ang itsura naming dalawa, may nangyari sa amin. Ako ay tuluyan ang naakit ng magandang binibini. Nung magising siya, nagpaalam na uuwi na siya at magkita kami ulit sa susunod. Nagpalitan kami ng numero pero hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Kaya naman naisip ko na abala siya sa trabaho at hinayaan na siya ang mag-text sa akin. Pero makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa matandang ginang. Ngunit nung pagpunta ko sa kanyang tahanan, imbes na ngiti ang makita ko sa kanyang mukha, galit. Balot na balot sa galit ang itsura ng kanyang mukha. Ikaw, ang kapal na mukha mong buntisin ang anak ko, galit niyang sambit. Ha? Huh? Bigla kong sagot. Hinampas ng ginang ang aking dibdib at sinabihang panagutan ko ang ginawa ko sa kanyang anak at hindi magmukhang disgrasyada. Wala akong nagawa dahil alam kong may nangyari sa amin. At hindi naman nakakapagtataka na kahit ang isang beses na nangyari iyon, maaari iyon mabuo. Hindi ko tinakbuhan ang responsibilidad ko at inako ko ito. Kung ganun, tumira ka dito at gampanan mo ang obligasyon mo. At mukhang yung sweldo mo, hindi pa kakasya sa pambili ng diaper na magiging anak mo. Pangiinsultong sabi ng ginang. Sa totoo lang, alam ko namang mahirap ako, nahampas lupa ako. Pero nung mga sandaling iyon, ipinamukha sa akin na ako ay nasa putik. Pero tinanggap ko ang insultong ito dahil totoo naman ito at tama siya. Binigyan niya ako at ipinangalan sa akin ang isang pwesto sa palengke at doon magtinda. Tinanggap ko din ito ng nakayuko dahil kahit na anong gawin ko, hindi ko maiiba ang aking kapalaran, lalo na kung nais kong mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking magiging anak. Kasabayan nito, akala ko magkakaroon ako ng pamilya. Na araw-araw ko nang makikita ang binibini, na nagkaroon ako ng kaunting pag-asa na guminhawa din ang aking buhay. At upang maiwasan pa ang pagkadismaya ng ginang, sinikap ko na hindi malugi ang nasabing negosyo sa palengke at palaguin ito. Ngunit, ang binibini, iba ang ugali nung magkita kaming muli. Hindi na niya ako pinapansin, nakasimangot pag nakikita ako. Ibang-iba ang kilos niya kumpara nung unang beses na kumain kami sa labas at uminom. At hindi lang iyan, naging houseboy din ako sa tahanang iyon. Meron lamang akong lugar na pwedeng kainan. Hindi ako pwedeng kumain sa pagkainan na kasama sila. At ang tulugan ko ay tulugan kung saan ang mga kasambahay. Hindi na ako nangahas na magreklamo pa dahil libre ang pagkain, kuryente at tubig na makakatulong ito sa akin para makaipon para sa aking magiging anak na ito ang nagbibigay sa akin ng lakas dahil siya na lang ang natitirang pamilya kong malapit sa akin. Ako ang nag-aayos sa mga sira sa bahay. Kung utusan pa ako ng ginang, ramdam ko talaga na merong hagdan o pader na namamagitan sa amin.
Hanggang sa isang araw, nagpipintura ako ng bubong at nag-aayos ng alulod na meron akong narinig na nagdidiskusyunan. Anong pinaggagawa mo? Tigilan mo na ang uminom ng alak, makakasama yan sa bata. Pag-uutos ng ginang. Ano bang paki mo? Buhay ko to. Sagot ng binibini. Magtatatlong buwan ka ng buntis. Buti hindi ka nakunan. Natagpuan mo na ba yung ama niyan? Tanong ng ginang. Siyempre hindi. Malay ko ba kung sino? Madami akong lalaki na kilala sa club. Naiiritang sagot ng binibini. Wala ka ng hiya? Kababae mong tao, haliparot ka. At least nakakuha ako ng tangang lalaki na pumayag na maging ama ng anak mo. Kung hindi, laman ka na naman ang chismisan. Buti na lang nakita ko siyang nag-deliver sa kapitbahay. Kaya swerte ka, madali siyang naniwala. Ilang araw ko siyang sinubaybayan, lalo na madalas niyang nadadaanan ang bahay natin. Sambit ng ginang. Nung marinig ko ito, nagulat ako dahil isa pala itong patibong. Ganito pala ang nagagawa ng may salapi. Ang kanilang kasalanan ay hindi napaparusahan dahil sila ay may pera. Kaya nilang kung ano man ang nais nila. Sa isang tulad kong dukha na sumasalo at madaling mapagbintangan at ipalabas na ako ang may sala. Gaya ng madali nila akong nalinlang na ako ang ama ng batang nasa sinapupunan ng binibini. Kahit na magdadalawang buwan pa lang kaming magkakilala, na malinaw pa sa tubig ng batis na hindi ako ang ama ng kanyang dinadala. Dito ko na pagtanto na palabas ang lahat mula sa pag-asta niyang paghingi ng tulong at magkita kami ng kanyang anak, na ipalabas na ako nga ang ama ng bata. Ngayon, may katuturan na kung bakit ganito ang kanilang trato sa akin. Itinigil ko ang ginagawa ko sa bubong at nagsalita ng salamat sa pagsasabi ng totoo at paalam at saka umalis ng tahanang iyon. Oh, bago ka umalis, ibalik mo sa akin ang pwesto sa palengke na binigay ko sa'yo, sambit ng ginang. Sa akin nakapangalan yung pwesto sa palengke. Yung nakarehistro din doon ay sa akin. At isa pa, kulang pa iyon sa kabayaran nyo sa paglinlang sa akin. Kung nais nyo akong idemanda, hindi ho ako matatakot na harapin kayo, sagot ko. Hindi ako nakaramdam ng pagkakonsyensya nung sinabi ko iyon. At sa tingin ko, ito ang kabayaran sa pag-istorbo nila ng tahimikong buhay. At hindi rin sila nanghahas na bawiin ito dahil ang nasabing pwestong iyon, lahat nakapangalan sa akin. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaginhawahan nung ipinagtanggol ko ang sarili ko. Nung araw na iyon, natutunan kong huwag magpagamit, na hindi ko pwedeng idahilan ang pagka-ignorante o walang alam dahil sa bandang huli, ito din ang ikakapahama ko. At isa pa, kahit pa ako ay nasa mababang level ng lipunan, hinding-hindi ko hahayaan ang sinumang apakan ang pagkatao ko kahit sila pa ay nakakalamang. Comments of the day. Josephine Manguera, Bing Molar, Angelita Aguinaldo. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye!